Ka-enjoy kung bago ka pa lang sa channel na ito. Manglambing po kami sa iyo na i-subscribe ang aming channel para masundan nyo pa ang mga videos na aming gagawin. Dahil pangako namin, lahat ng aming makitang mga maganda ipapakita namin sa inyo. At lahat ng kwento sa ating kasaysayan, pag-usapan natin sa channel na ito. Sana ma-enjoy mo to. Good morning mga ka-enjoy, good morning sa Puti, at good morning Bacoor City, Philippines. Philippine Historical Committee, 1952, sa Puti Battlefield. On this site, the Filipino Revolutionary Forces fought two decisive battles, one against Spanish forces in February 17, 1897, in which Filipino General Edelberto Evangelista was killed. And ito yung mga Filipino revolutionary sa lugar na ito. At nandito ang bayani sa The Battle of Saputi. Ito si General Edelberto Evangelista. Ating matandaan sa nakaraan nating video na ito ang gumawa ng mga trenches pangdepensa dito sa Cavite, mula dito sa Saputi, sa Binakayan, Nobilita, Dasma, halos buong Cavite siya ang may gawa ng mga trenches para depensa sa pagsalakay ng mga Espanyol. Yan, ang laking ambag sa ating kasaysayan, sa ating revolusyon. Ganito ang mga trenches na dinisenyo ni Engineer Edelberto Evangelista. Epektibo, nahirapan ang mga Espanyol pumasok noong labanan sa Binakayan. Nagwagi ang mga Pilipino sa labanan sa Binakayan. Nagwagi din ang mga Pilipino dito sa labanan sa tulay ng Saputi. Kaya lang, sinamangpalad si General Edelberto Evangelista na tamaan ng bala ang ulo na naging sanhi sa kanyang pagkasawi, kasama ang kanyang mga tauhan na sina Kapitan Mariano San Gabriel at Kapitan Mariano Ramirez noong February 17, 1897, isang linggo bago sumapit ang 35th kaarawan ni General Edelberto Evangelista. Sino nga ba ito si General Edelberto Evangelista? Bakit napakahalaga ang papel niya sa panahon ng revolusyon? Pag-usapan natin. Pag-usapan natin ang buhay ni Edelberto Evangelista habang babaybay natin itong kalsadang nakapangalan sa kanya. Ito ang Evangelista Street na mula sa talaba ng Bacoor papunta ng Mabulo sa Bacoor sa may Tirona Highway. Nagumpisa dito sa Aguinaldo Highway ng talaba at hanggang doon sa may Tirona Highway sa may Mabulo. May kalsada ding pinangalan sa kanya sa Bangkal, Makati, at may kampo na pinangalan sa kanya sa Cagayan de Oro, ang 4th ID Division ng Philippine Army, ang pinakamalaking kampo sa Mindanao ng Army. Si Edelberto Evangelista ipinanganak sa Santa Cruz, Manila noong
February 24, 1862. Nag-aral sa San Juan de Letran at nagtapos ng Bachelor of Arts Major in Mathematics noong 1878. Pagkatapos niyang mag-aral, pinasok niya ang pagninegosyo, naging cattle dealer at tobacco merchant mula Cebu papuntang Maynila. At pinasok din niya ang pagiging contractor sa public works. At kalaunay, pumunta sa Madrid, Spain noong 1890. At doon, naging kaibigan niya ang mga Filipino patriots kagaya nila Marcelo del Pilar at Jose Rizal. Ang mga ilustradong Pilipino na nakikibaka upang gawing probinsya ang Pilipinas ng Espanya. At si Dr. Jose Rizal din ang nagsuggest kay Delberto Evangelista, dahil magaling siya sa mathematics, mag-aral sa Belgium. At doon nga, nag-enroll sa University of Gent si Evangelista at kinuha ang kursong Civil Engineer at Architecture. At nagtapos with high honor. At dahil sa kagalingang pinamalas niya sa Europa, kaliwat kanan ang offer sa kanya ng trabaho sa Europa. Kaya lang, tinanggihan niya ito. Kasi gusto niyang umuwi sa Pilipinas para pagsilbihan ang kanyang bayan. September 1896, umuwi siya sa Pilipinas kasagsagan sa pagtatag ng revolusyonaryo sa Manila at Cavite. Dahil sa Manila, August 26, at sa Cavite naman, August 31. Pagdating niya sa Manila, inaristo at kinulong dahil kasama sa mga Pilipinong pinaghinalaang kasabot ni Jose Rizal sa Manolimitang Heri at El Polibisterismo. Nandito na pala tayo sa lumang munisipyo ng Bacoor na ngayon Hall of Justice at ang simbahan ng St. Michael, ang lumang simbahan ng Bacoor. At itong sakaliwa natin, ang Plaza de Mariano Gomez. Ituloy natin ang kwento. Nung siya ay makulong, umiskapo siya at pumunta dito sa Cavite. Sumama kay General Emilio Aguinaldo noong October 22, 1896. At pagdating ng November 9 to 11, kasama siyang nakipagbakbakan sa labanan sa Binakayan. At siya ang inatasan ni General Emilio Aguinaldo para sa mga depensa. Siya ang gumawa ng mga plano sa mga trenches, mga barikada, para di makapasok ang mga Espanyol sa Binakayan. Matandaang nagwagi ang mga revolusyonaryo laban sa mga Espanyol sa labanan sa Binakayan.
At binigyan ng pagkilala itong si General Evangelista ni General Emilio Aguinaldo, the most educated katipuneros. At hinirang na Lieutenant General sa Imus Assembly noong December 31, 1896. Yung Lieutenant General na ngayon naging posisyon ni Artemio Ricarte nung nasawi itong si General Edelberto Evangelista sa labanan sa Sapote. Kaya mga ka-enjoy, huwag po natong kalimutan ang ating kasaysayan, lalong-lalo na ang ating mga bayani na nagbuwis ng buhay, pinalit ang kanilang katanyagan at mga posisyon para sa ating kalayaan. Sana pamarisa natin ang ating mga bayani. Marami pang mga bayani ang ating pag-usapan sa mga sunod na episode. Kaya kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng mga kwento, nang lambing po kaming isubscribe ang aming channel para masundan nyo ang aming mga gagawin pang mga kwento, mga videos na kaparte sa ating kasaysayan, at tuklasin pa natin at ang iba pang historical site sa buong Pilipinas. Dahil pinangako namin na lahat na aming makita, ipakita namin sa inyo, at lahat ng kwento sa ating kasaysayan, pag-usapan natin sa channel na ito. Mula Talaba, mula Aguinaldo Highway ng Talaba hanggang dito sa may Mabulo na tudugtong naman sa Tirunga Highway. Itong kalsada na ito naging triangle. Yung sa main highway, yung Aguinaldo Highway, tapos itong Evangelista, tapos itong sa harapan natin, itong Tirunga Highway. Tatlong kalsada na nakapangalan sa tatlong general. General Aguinaldo, General Tirunga. Itong kalsada na ito. At yung tinaanan natin ang General Evangelista. Ang tulay na ito, ito yung tawiran ng Bacoor papuntang Binakayan. Ito yung tulay na sinira, giniba ni Gregoria Montoya para hindi makatawid ang mga Espanyol papunta dito sa Binakayan. Kasi ito, area na ito ng Binakayan. Kaya lang, matapos nasira ni Gregoria Montoya yung kulay, nabutan siya ng mga Espanyol at nabaril. Ayun naman yung kinasawi niya. Pero napakalaking kabayanihan ang ginawa ni Gregoria Montoya, isang babaeng leader ng revolusyon na galing naman sa paksyon ng Magdiwang. Ayan, ito na yun ang palingki na ng Binakayan. Ito yung pinaka original na kalsada dito mula Bacoor papuntang Kawit. Kaya lang yung pinaglabanan ng Binakayan nang doon sa gilid ng ilog, sa bukana ng ilog Imus at sa dagat ng Bacoor. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless.